Santo Tomas University o UST, isang prestihiyosong universidad ng Pilipinas na matatagpuan sa Espanya, Sampaloc, Manila, na kung saan ito rin ang pinakamatandang universidad sa buong Asia. Ang gusaling ito ay itinatag noon pang April 28, 1611 sa pamamagitan ng isang prailing Kastila na si Miguel de Vinavides. Nang sumiklab ang ikalawang digmaan at tuluyan ang nasakop ng mga Hapon ang Pilipinas, ginawa nilang bilangguan ang UST na kung saan karamihan sa mga nakakulong dito ay mga Amerikano. Bago natapos ang pananakop ng Hapon at napalaya ang bansa, nasa tinatayang 600 mga bilanggo ang namatay sa lugar dahil sa gutom at pagpapahirap. At pagkatapos noon, maging magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa ring nakatayo at matatag ang gusali. Napakalawak ng UST kapatid at bagamat nakakamangha sa karamihan, pero sa ilang mga taong labas-pasok sa lugar, ang makasaysayang gusaling ito ay pinangingilagan dahil umano sa mga nakikita, nararamdaman at naririnig na kung anong mga elemento. Hindi mamatay-matay ang mga kwentong kababalaghan sa universidad na ito, at kung marami man ang hindi naniniwala, marami din ang magpapatunay na sila mismo ay nakasaksi sa tinaguriang mga multo ng UST. Alas 11 ng gabi noon, isang doktor ang nagtungo sa morgue ng UST Hospital, sakay ng elevator. Sa kanyang pagpasok sa loob, nakita niyang may isang tao nang nauna sa kanya, pero hindi pa man sila nakakababa. Napansin ng doktor at ng kasama niya na mayroong isang pasyenteng papalapit na gustong sumakay. Ngunit daglian itong isinara ng doktor at hindi nakapasok ang naturang pasyente. Habang bumababa ang elevator, tinanong ng tao ang doktor kung bakit hindi niya pinasabay ang isang pasyente. Nangingilabot na sinabi ng doktor na hindi niya pinasabay dahil nakita niya ito na mayroong pulang tag na nakalagay sa kanyang pulso, na tanging mga patay lamang ang nilalagyan nila ng ganoon. Pero mas lalo siyang kinilabutan ang ipinakita sa kanya ng kanyang kasabay, ang parehong pulang tag na nakatali din sa kanyang pulso, sabay sabi ng ganito po ba? Sa unang palapag naman ng gusali sa St. Raymond, particular na sa CR ng mga babae, sinasabing malakas ang presensya ng babaeng multo. Isang estudyante ang pumasok sa naturang CR upang ayusin ang kanyang makeup, pero nakita niyang may isang babaeng nauna na sa kanya. Habang parehong nakatingin sa salamin at inaayos ang kanilang mga sarili, sinubukang kausapin ng estudyante ang babae pero hindi ito umiimik, hanggang sa tahimik itong pumasok sa loob ng isang bakanting cubicle. Nagpatuloy sa pag-aayos sa kanyang sarili ang estudyante, pero napansin niyang tila napakatagal ng babae sa loob at wala man lang ito kahit na kaunting ingay. At nang usisain niya ito, laking gulat ng estudyante nang malaman niyang wala man lang tao sa loob ng cubicle. Pero nang akma na umano siyang lalabas sa CR, lalong tumindig ang kanyang mga balahibo nang makita niyang nasa harapan niya na ang babae at nakangiting nagsabi na maganda na ba ako? Sa Albertos Magnus Building naman, isang piano ang sinasabing misteryosong tumutunog kahit wala namang taong gumagalaw. Base sa mga kwento, ang pianong ito ay malimit umanong pinaglalaruan ng isang batang multo na kung saan nagpaparamdam ng galit ang batang ito sa tuwing mayroong gumagalaw sa naturang piano. Isang araw, mayroong programa ang mga estudyante na doon ginanap sa Albertos Magnus na kung saan pinatunog nila ang pianong nandoon nang wala umanong permiso mula sa misteryosong bata. At dahil doon, ilan sa mga estudyante ang nakakita sa nasabing bata na nakalutang malapit sa isang kurtina. Isang cubicle ang makikita sa CR sa loob ng main building ang pinangingilaga ng maraming mga estudyante. Dahil sa cubicle umano na iyon ay mayroong isang estudyanteng tinapos ang kanyang sariling buhay. Marami ang mga nagsasabi na madalas kapag sa cubicle na iyon ka napunta, makakaramdam ka ng mga di pangkaraniwang mangyayari, tulad ng biglaang pangingilabot na animoy mayroong humahaplos sa iyong buhok, kaya naman iniiwasan nilang mapunta sa cubicle na iyon. Napakadami pang mga kwentong kababalaghan tungkol sa UST kapatid, at bukod sa mga personal na experience ng ilang mga estudyante dito, naroon din maging ang mga CCTV ay nakakuha ng hindi may paliwanag na mga pangyayari. Tulad ng isang gwardiya na nagro-roving sa loob ng Albertos Magnus, napansin niyang tila mayroong taong inuusog ang isang upuan na naroon. Pero nang kanya itong lapitan at tignan, kinilabutan siya dahil wala naman palang ibang tao maliban sa kanya.
At iyan kapatid ang ilan sa mga di mamatay-matay na kwentong kababalaghan tungkol sa UST. At kung mayroon pa kayong may dadagdag, i-comment nyo na lamang sa ating comment section sa ibaba. At dito na rin natin tatapusin ang isa na naman nating kwento sa araw na ito. Itulit ang Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang videong ito, iwanan mo naman ako ng like at isubscribe mo na rin ang ating munting channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!